Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, as you can see, nagbago na naman ang kulay ng ating buhok. So it's going to be a hair coloring video again. Kung gusto niyo malaman kung paano ko na-achieve itong parang rose gold dusty pink na hair color na very affordable lang, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So sa video na to guys, dahil nga medyo nagsawa na ako na ash lang yung buhok ko or gray, makikita niyo yung video kung ano yung tsura ng buhok ko bago ito dito sa info box up. For today guys, ang gagamitin natin ay itong Bremod na Complementary Color Hair Conditioner na nasa shade na Cherry Pink. Gumamit din ako ng hot oil na treatment at ito yung hinalo ko para mas mag-light yung pink doon sa mixture ko. And nakatulong na rin siya dahil nagkaroon na rin ng treatment yung buhok ko kasabay ng color. Hinaluan ko rin siya nitong Cellawax ng Mary Sun in the shade Cyclamen. Medyo reddish yung tone nito pero konti lang naman ang nilalagay natin kaya na-achieve pa rin natin yung pagka-pink niya. So guys, brief background lang, no? Kapag ako ay nagko-color ng buhok ko, hindi na ako actually gumagamit madalas ng mga permanent hair dye. Pag gumagamit tayo ng permanent hair dye, ito yung mga hair color na hinahaluan ng developer or oxidizing lotion. So sa video na ito, parang ready to use siya na i-a-apply mo lang talaga itong parang conditioner type at kukulay na siya sa buhok mo. Pero ito ay gagana lang pag ikaw ay na-bleach ang buhok. So para ma-achieve mo yung ganitong color, dapat i-bleach mo muna yung hair mo bago ka magpatong ng kung ano-anong iba-ibang mga fun colors sa buhok mo. Alright, without further ado, let's go to the video! So magsisimula tayo guys sa pagsisection ng ating buhok. Kapag ako ay nagkukulay, lagi ako nagsisimula sa likod. Kaya dinidivide ko muna yung buhok ko sa dalawa sa harapan. So, I part it at the middle, tapos i-clip away ko yung front part ng buhok. Ito kasi pinakamadaling kulayan, kaya hinuhuli ko siya. And then sa likod, iiwanan ko lang yung part na kukulayan ko, tapos i-clip away ko na lahat pataas. Hindi ko na siya hahatiin into two parts. Ay, nalaglag pa yung clip. Tapos, kukunin na natin ang ating pink mixture. Nakikita nyo naman yung kulay niya, hindi siya super light. Kasi yung buhok ko ay hindi rin naman white. So, more on grayish siya na may mga blue and green, greenish na tint eh. Kaya hindi siya actually malinis na base. Simulan ko yan dito sa nape area. So, syempre ang hirap naman lang nasa likod yung kinukulayan, diba? Kaya kapakapa lang tayo. Pinapakiramdaman ko lang na tinatamaan yung anit ko. Kaya alam ko na nalalagyan ko from roots to tips. Pag okay na yon, kukuha na ako ng another layer. And as you can see, hindi ko nininipisan yung mga parts ko. Kasi nga mahirap nga tansahin sa likod. Kaya kahit makapal siya, ang ginagawa ko na lang is inuuna ko muna yung sa may bandang root area. Paikot yan, lalagyan ko yung ilalim, yung ibabaw, tapos susuklayin ko siya pababa para masigurado ko na lahat ng strands malalagyan ng color at hindi lang yung labas. So lagi yan, ibabrush mo, tapos susuklayin. So, syempre, paulit-ulit lang naman tong procedure na ito. Hinahati ko lang na hinahati yung buhok ko hanggang sa matapos ko na yung likod na part. Ayan, dito na naman tayo sa front part. And as you can see, mas pulido ko gagawin dito dahil kita ko siya. Hindi ganun kakapal yung pagkuha ko ng mga parts sa buhok ko. And ganun pa rin, inuuna ko uli yung sa may root area, though alam ko hindi naman kukulay dun sa itim na part. Sinisigurado ko lang na lahat ng parts ng buhok ko ay malalagyan ng dye. Pagkatapos nun ay hinahawi ko siya at parang dinidikit ko siya doon sa may bandang likod na part para hindi siya kakapit doon sa tenga ko. Kalimutan ko kasing maglagay ng ear cap. So, it's the same procedure, guys. Kuha lang kayo ng section.
suklayin at lagyan ng hair dye. Ang maganda dito kasi guys, yung hair dye na gamit ko ay parang conditioner or treatment na rin siya sa buhok. And hindi siya gumagamit na oxidizing lotion, kaya mas safe siya at hindi damaging. Napapakita yung kabilang part, no? Kasi ganun lang din naman yung gagawin ko. Kaya tapusin natin itong area na to and then babalikan ko na lang kayo kapag na-finish ko na yung kabila. Okay, so tapos na tayo sa pagkukulay ng buhok. Ang bilis lang kasi ang ikli lang ng buhok ko. Mas masaya magkulay pag ganito kaikli. So, hinahagod-hagod ko lang. Medyo minamassage ko yung buhok ko para naman ma-relax ako dahil nakakangalay din siya. And para rin ma-make sure ko na lahat ng strands is nalagyan ng hair dye. Iya, ini-inspect ko kung kumapit talaga yung pagka-pink kasi hindi ako sure dahil nga masyadong light siya. So there you go guys, ito na nga ang aking finished product dito sa aking parang rose gold dusty pink na hair color gamit yung Bremod and also yung Mary Sun na Celowax. Yung shade na maa-achieve nyo sa paglalagay ng pink ay depende kung gaano ka-dark or ka-light yung pink na ginagamit nyo. Kung gusto nyo yung mga pastel na pink, kailangan halos puti na yung buhok nyo bago nyo siya i-apply. Pero dahil nga yung hair ko ay nasa ash shade pa, medyo grayish pa na ash yung buhok ko nung pinatungan ko siya ng pink, naghalo siya dito kaya muted ang pagka-pink niya. Hindi siya yung parang in your face na hot pink talaga na color, di ba? Which I like kasi nga hindi siya masyadong striking sa mata and very natural. Natural ba yung pink? Parang very natural siya para sa akin. So ayan, perfect na for the summer. And of course, syempre, kapag tayo nagko-color ng buhok, kailangan nagti-treatment pa rin tayo lagi para hindi masisira ang buhok natin kahit lagi natin siya binibleach or kino-color. So sa next video naman natin, i-share ko sa inyo kung ano nga bang pinagagagawa ko rin sa hair ko para na-maintain ko na lagi siyang soft and shiny kahit lagi ako nagpapalit-palit ng color sa buhok at lagi ako nagbi-bleach. So kung gusto niyo yung mga contents na ganito about hair, don't forget to subscribe to my channel. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!